Isang civilian agent ng militar ang inaresto kaugnay ng ligaw na balang tumama sa isang binatilyo sa Quezon City. Tinanggal na sa serbisyo ang agent at sinampahan na ng reklamo. Balita hatid ni June Veneracion. Nasa East Avenue Medical Center pa rin ang 16 na taong gulang na si Leomar Aquino. Makaraang matamaan ng ligaw na bala habang nanonood lang ng fireworks nung pagsalubong sa bagong taon. Hindi pa rin natatanggal ang bala na tumama sa balikat at bumaon sa may kilikili ng biktima. Pero sabi ng ospital, maselan man ang lagay, ligtas sa panganib ang bata. Maselan po yung pagkabaon ng bala na sa bandang kilikili po sa kaliwa at saka medyo maselan po yung operasyon. Emosyonal ang lola ng binatilyo nang aming makita sa kanilang lugar. Aba, bilang lola talagang masakit. Oo, talagang masakit. Hindi ko talaga kaya na ano, nung makita ko ang apo ko nung ano. Sa TV ko nga nakita, umiyak ako eh. Sa follow-up operation ng Quezon City Police sa pinangyarihan ng insidente, sa Purok Pag-asa, Barangay Batasan Hills, Quezon City, naaresto ang person of interest na si Jaime Pabua. Nagpakilala si Pabua na civilian agent ng ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces. May pinakita siyang mission order na pirmado ng isang Lieutenant Colonel Rodion Rosales na ang expiration ay noong December 31, 2016. Nahuli siya na may dalang baril pasado alas 12 na ng hating gabi. Lampas na ng December 31. Kinumpirma ni Colonel Edgard Arevalo, Public Information Chief ng AFP, na civilian agent nga ng ISAF si Pabua. Pero dahil sa insidente, tinanggal na raw nila si Pabua sa listahan ng civilian agent nila. Nakuhanan din si Pabua ng hindi lisensyadong 45 caliber pistol. Sinampahan ng reklamong illegal possession of firearms si Pabua. Di kalayuan sa lugar kung saan naaresto si Pabua, na-recover naman ng mga pulis ang 2 basyon ng bala ng kalibre 45. Isinalang na si Pabua sa paraffin test. Ang kanyang baril naman, isinalang sa ballistics test. Kung nag-positive yung kanyang paraffin test, possibility na nagpaputok nga siya ng baril. Kung yung empty shells na nakakuha sa area, ay nagmasdo sa hawak niyang baril, ibig sabihin galing sa isang baril. Kapag natanggal na ang bala sa katawan ng biktima, isasalang din ito sa ballistics test at ikukumpara sa baril ng naarestong person of interest. Pag nag-bust yun, so ibig sabihin doon ang galing yun. So additional case of illegal discharge of firearms and prostrated homicide could be filed against the person of interest who will be turned into a suspect. June Veneracion, GMA News.